Wala naman akong pinakisamang pangit sa kanila pagka nga pumunta sa bahayan. Asikaso ko pa yan. Tapos sinabi mo pa sa akin na hindi mo kayang gawin sa akin at para mo na akong kapatid. Ngayon sa video, pag nakita mo, sabihin mo ngayon yung ginawa mo kung paano mo masasabi na para mo akong kapatid. Sinasaksak mo ako sa likod. Sir Rodelio, sino po yung kasama ni Mrs. Po doon? Baka pwede niyo pong yun po yung pinakilala niya na kababata niya po. May hinawakan pa yan sa Maselang Parte. At isang police na which is matagal niya nang sinasabi sa akin yun na ayoko talagang tanggapin sa bahay. Pero bakit po sir? Gusto raw makarating sa amin at gusto ko makilala nung una. Which is kinuha ni Mrs. na ninong dun sa bunsong babae na anak ko. So nagkaroon sila ng time na magkita. Then habang nasa barko ako, yun nga, nakikita sila ng pulis at pumupunta sa bahay. Ano po ang unang pakilala sa inyo, sir, ni Ma'am Catherine dito kay Sergeant Joey? Kababata po. Kababata niya. At meron po silang dating, kumbaga, dati ba silang magkarelasyon? Wala naman po. Ang sabi lang nila, magkababata, magka-schoolmate sa high school. Ilang beses po kayo, sir, nagduda kay Mrs. at kay Sergeant Pedimonte? Maraming beses, ma'am. Kaya lang at wala talaga una, akong... Sir, yung unang-unang nagduda ka sa kanila, ano yung naging, ano yung nahuli mo sa kanila, sir? Noong pong 2018 na bago ko umalis, opo. Which is nagsabi si Mrs. na pumunta daw doon, na nasa barko na ako. So bakit ka ako pumupunta dyan? Naman sir, nakakaduda yun. Oh. Ano pong paliwanag sir ni Mrs.? Eh wala naman daw, nagkape lang, nakikain, parang ganun. Dahil nga, yun nga ang sinasabi is magkababata po. Opo, magkakilala, hindi raw nila magagawa yung ganun sa akin. Mm-hmm. Kaya... Namit niyo na po ito sir, si Sergeant Pedimonte. Madalas po sa bahay yan. Ano pong ginagawa sir sa bahay? Ayun nga, pag wala ako, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero pag nandun ako, kala mo walang ano eh, magaling silang magtago eh. Ano pong ginagawa sir ni Sergeant? Ayun lang, magkakape lang, tapos mangungumusta. Minsan mag-aaya sa akin mag-inom, then pag ano, alis na. Ah, so literal sir na talagang dumadayo talaga. Taga saan po ba sir si Pedimonte po? Parehas po silang Tubong, Batangas, San Juan, Batangas. So yung police ngayon nakatira yan sa Dasma. Hindi ko lang alam mga exact address. Oh, okay. Bali, ang ano niya is kawit na ano, nagjo-duty. Sir, yung doon sa video, ano po ang nangyari doon? Yun nga ma'am, bali nung napanood ko yung video, talagang naano ko rin na napigil ng Diyos yung galit ko eh. Dahil sir? Nandun yung pinsan ko na ano, siya yung nagpalubag sa akin na parang umawat. Pero talagang time na yon, gusto ko talagang saktan yung asawa ko nun. Actually sir, ang masaklap pa nito no, doon po sa video mga kapatid, ay naghahalikan po sila. Sa harap ng mga bata. Sa harap po ng mga anak po ninyo. Opo. Kahit sino sir, ay talagang... Iinit ang ulo na. Ay, totoo. Wala po kayong ginawa kay police nun. Eh, tinatanong ko nga po sa misis ko, bigay sa akin yung exact address at mm-hmm. gusto kong puntahan. At kung saan nagjo-duty, pupuntahan ko, ayaw naman nung bigay. Hindi raw niya alam, wala daw silang contact na. Eh, ano syempre, po ang naging paliwanag, sir, ni misis dun, sir? Eh, yun nga, yun lang daw yung video na yun. Wala daw nangyari, hanggang dun lang yun. Sabi ko, nasaan na yung dashcam na yan para makita ko talaga. Sabi ko, marami pang record dyan. Eh, tinapo na daw niya. Paano niyo po na-recover yung video na yun? Paano po napunta sa inyo? Yun nga po, mambali. Uwi ko yung dashcam na yun na hindi ko naman nakabit sa kotse. Alam ko, bago ko umalis, yung SD card niya, isinaksa ko sa laptop ko. Ooh, okay, okay. Hindi ko alam na nag-automatic save siya. Opo. So, bago ko umalis, hindi ko naman na-play yung video. Nilagay ko ulit yung memory. Then, yun nga, nagre-review ako ng GISS last October. Eh, yung laptop ko siguro parang na-virus po ma'am, ayaw siya mag-play. Copy pindot, paghiga ko nag-play yung video nila. Imbis na yung reviewer ko sa GISS, video nila yung nag-play. Kaya tinawagan ko agad yung misis ko na nakabantay siya sa hospital noon sa tatay niya. Hi Ma'am Catherine, magandang hapon po. Hello po. Ano po ang masasabi niyo po dito Ma'am Catherine? Dahil may allegation po, actually nasabi nga po ni Mister, yung doon po sa video at hinala nga po ni Mister na hindi niyo daw po yan na anak, yung bunso. Ano pong masasabi niyo dito ma'am? Ma'am Catherine? Si Man, si Rodelio, ilang taon na yung bata? Yung pong hinala ko na anak nila, bali ano na po ngayon, 3 years old, magpo-4 siya ngayong October. Kailangan matansya natin, iniisip ko lang kailan kaya ito pinanganak? At 2019 kailan, po. At kailan ka huling nauwi? Kumbaga, magtutugma kaya kung sakasakaling tingnan natin yung araw ng kapanganakan, nandito yes, ma'am. Ka ba? Kasi unang-una,
kung wala ka dun sa panahon ng conception. Then ang time po na yun, ma'am, confirm ko na na hindi talaga sa akin. Kasi nang dumating po ako na nag-pregnancy test si Mrs., sabi ko, bakit hindi ka pala nag-feel siya, hindi naman dapat pansundan yung isa. Then nung nagpa-check up po siya, lumalabas dun sa check up niya na magti 3 months na, 2 months na mahigit. Eh samantalang ikaw wala pa po ka, akong, wala ka pa. Wala pa akong 2 buwan. Okay, so medyo may ganyan, ano, questionable ka agad. Opo. Kasi although, eto sinasabi ko rin, yung tinatawag na gestational age, kasi pagka yung nagpapa-ultrasound, ganun, kuminsan hit or miss yan. May mga ilang araw o minsan linggo siguro. Yung actual na pag-pinpoint ng date of conception, kung araw lang ang medyo lihis, medyo magdududa tayo, mas mabuti nang magpa-DNA test. Mm. Diba? Magpa-paternity test. Kung ganun. Pero kung kunwari buwan ang bilang, eh medyo talagang tagilid tayo dun. Opo, actually maidagdag ko lang, attorney, may naikwento po kayo kanina sa aming researcher na kaya din po siya duda dahil meron nga pong sinasabi si Mrs. na siya daw po ay na siya daw po ay ginahasa po. Ah, may ganung component. May ganung kwento din po si sir. At okay, ang sinasabi ko nga po, tinatanong ko siya kanina kung sino daw po yung suspect. Uh-oh. Kasi para makapag-file ng kaso. Uh-oh. Pero wala daw pong ginawang pag-file ng kaso dahil hindi naman daw namukaan. Naku. Parang na-hypnotize daw po siya nung mga panahon po na yon. Tapos, sir, baka pwede niyo pong ikwento kay Atty. Aina kung paano niyo po nahuli. Nagsisinungaling po si Mrs. Kasi nung time na yon, meron daw bangkay na pinakita yung pulis na pinatay niya. Yung pinatay pulis ng po? Ng pulis. Na budol-budol daw ang kaso rin. Okay. Which is, pina-verify niya kay Mrs., pinakita yung pinatay na tao, na-confirm ng Mrs. ko. Which is, kasi nungalingang napakalaki po na unang kwento niya is hindi niya kilala. Ni hindi niya nakilala yung tao. So, inconsistent. Bakit na-confirm niya na iyon na yung gumahasa? Na yun yung gumahasa. Opo. Okay. So, parang pinatay yung may sala. Kumbaga, tanong ko lang, ito ba ay may actual records? Yun naman ang magandang tingnan din siguro ng staff rin natin, Shari. Ano? Pero, but that is beside the point. Ano na yon, parang side story na yon. Nakausap naman natin si Catherine, nabigyan natin ng pagkakataon para ilahad rin yung kanyang side sana. Pero mukhang binabaan tayo, nagmumonitor ako eh, mukhang binabaan tayo ng telepono. Ilan ang anak ninyo, bukod dito sa pinagdududahan mo? 3 po. Pang-4 sana ito, bunso. Opo. Yan pa yung bunso. Okay. Kailan ka huling nauwi? Nung nito? September 20 po. Nagsama pa ba kayo nung September 20? Umuwi hindi pa po ako kanya? Nakaka-uwi sa bahay namin hanggang ngayon. Ay, dahil wala po akong susi. Nandun po ako sa kapatid ko. Okay. So ibig sabihin, hindi ka rin niya pinatuloy sa pamamahay ninyo na I am assuming ikaw ang nag-maintain? Actually, wala pong ganun. Ang ano po, attorney, bali, hindi nila alam na nandito na ako. Ngayon, alam na nila. Ngayon pa lang po nila malalaman na okay, nandito ngayon, ako. Ngayon, alam na nila. Opo. Ilang taon ang panganay ninyo? 17 po. Mag-18 na rin po ngayong October. Tapos yung sumunod, ilang taon itong mag 13 po mag... Ano na, bali, ano na po siya? 14. Opo. So 18, 14, tapos yung sumunod? Magsi-7 din po. Ano ang gusto mong mangyari ngayon, Rodelio? Para sa akin, ma'am, gusto ko talaga madisarmahan yung police, makulong sila, pareho. Sergeant Joey, magandang hapon sa'yo. Yes, ma'am. Nagre-reklamo po itong si Rodelio Tamayo na kayo daw ay may relasyon sa kanyang asawa. Yan, ma'am, ay wala pong kapatuhanan. At meron din po akong narinig dyan na pangkay, di umano, ay wala po akong pinapatay na tao at wala po akong pinapakitang pangkay doon sa asawa niya dahil napaka-intig po dito sa amin. Okay. Sa PNC, para po ako ibigawan sa ganyan. Okay. Buti at naklaro mo yun. Napapatunayan naman nila na mayroon akong relasyon na tao, pinakita kay Ms. Catherine, po pwede ko nun pong sagutin yan. Okay. So, pero ang totoo po, ay wala kaming relasyon yan ng kanyang misis. Okay. Hello po. Hello po. Una sa lahat, so pinapasinungalingan mo yung kwento na ginawa ni Catherine sa kanyang asawa tungkol sa di umano'y bangkay na pinakita mo para i-identify kung yun ba ang gumahasa sa kanya. So walang katotohanan yung kwentong yan. Yung sa sinasabing bangkay, ma'am, ay wala. Hindi ko po alam yan, ma'am. At okay. Pero kilala mo si Catherine. Magkaibigan kayo. Kilala okay. Ko po yan. Paano mo siyang nakilala? Yan po ay taga, ano na, taga province niya. Kababata? Tama ba ako? Okay. Pero yan, ma'am, ay alam ko. Ang alam ko talaga, familiado yan.
Okay. Meron kasing mga live video nandito ngayon kay Rodelio na nagpapakita na ikaw at si Catherine ay medyo intimate. Kahit naman kami, ma'am, ng mga ano, kumbaga family friend. Family friend, pero naghahalikan at naghihipuan kayo sa harap ng mga anak ko. Hindi ko alam yan. Paano mo masasabi na wala kayong relasyon na naghahalikan kayo sa harapan ng mga anak ko? Naghihipuan kayong dalawa? Hindi ko alam yan. Ay, hindi mo talaga alam dahil hindi siguro sinabi sa'yo. Ngayon, makikita mo, panoorin mo kung paano kayo maghalikan at maghipuan sa harap ng mga bata. Hindi ko alam kung anong masamang pinakisama ko sa inyo para gawin nyo sa akin yan. Di ba? Kasi dati yan, ma'am, kaya din kami nagkausap ni Miss Catherine. Kasi naikwento sa akin ni Miss Catherine na hiwalay silang dalawang mag-asawa. Tapos, tuwing uuwi yung asawa niya, ay meron siyang, kumbaga, ginagawa siya ng hindi maganda, binubugbog. Ngayon, ma'am, ang alam ko, nagpa-medical si Miss Catherine. At pinangaralan ko na rin, sabi ko, huwag na lang sana kayong umabot sa ganyan. Bagay na bagay kayong dalawa, parehas kayong sinungaling. Hindi, makinig ka muna. Makinig ka muna. Kasi yan, ayun ma'am, okay na kay Miss Catherine. Ngayon, pang inireklamo ma'am ni Miss Catherine, kaya nangayaw siya sa asawa niya, ay gumagamit po ng droga yan. At ang isa pa, nasumbong niyan sa akin, yung isang anak niya na si Kisen, tuwing nalalasing po ay hinihipuan niyan. Ayun, patunayan nyo, hindi okay. Yung verbal lang kayong dalawa. Sandali lang. Joey, Sergeant okay. Joey, natulungan mo ba si Catherine para magsampa ng kaso o gumawa ng mga hakbang para ireklamo itong mga nailahad niya sa'yo? Nalapit hindi bang... ma'am, hindi po kasi ang nawalan po ako ng contact sa mga yan. Pero ang huling pinitawan ko naman salita sa mga yan, ayusin nyo muna yan. Kasi unang-una, pamilyado ka at isa pa, malayo ang termo. Paano maayos eh? Ikaw nga naging ano? Ikaw ba, Sergeant Joey, ay may pamilya din? Yes po, meron po. May asawa ka, may mga anak ka? Oo, meron po. Nagkaroon ba at any time ng pagsasampa ng kaso sa barangay si Catherine laban sa'yo? Wala po. Anong gusto mong sabihin dito kay Joey? Eh nga eh. Wala naman akong pinakisamang pangit sa kanila pagka nga pumunta sa bahay yan. Asikaso ko pa yan. Tapos sinabi mo pa sa akin na hindi mo kayang gawin sa akin at para mo na akong kapatid. Ngayon sa video, pag nakita mo, sabihin mo ngayon yung ginawa mo kung paano mo na masasabi na para mo akong kapatid. Sinasaksak mo ako sa likod. So medyo mabigat ito, Shari, ano? At pasintabi rin lang sa mga nanonood. I'm sure hindi lang yun ang nakuha na video. Inahanap ko po yung dashcam na yun. Pero sabi po nung asawa ko, tinapon niya na. Sabi ko, bakit tinapon mo? Eh ano pang gagawin ko doon? Sabi ko, marami pang record yun. Kung hindi mo tinapon yun, mas maraming ebidensya makukuha ko sa inyong dalawa. Okay. Pero kung ano man ang nakuha noon, nandyan na kasi yun. Sa, ano, hello, of course, mayroong mga data privacy issues dito, pero ibang usapan na yun. Ano? Sergeant Joey, may gusto kang sabihin? Yes, ma'am. Yan namang mga anak niyan ay may nasa may mga isip na yan at ako kilala ng mga yan. So, pwede naman natin kung talaga may video yan. Pwede naman nilang iyon pa nga ang isa na masaklap eh. Yung mga anak ko pag tinanong ko, lahat walang imek, halatang tinakot. Nasa video na yan. Kasi ang pagkakaalam ko, nagkaroon ng sama ng loob sa akin si pare noo. Time na nalaman ko na gumagamit ng droga yan pag umuwi. Okay, kung gumagamit ng droga, bakit hindi natin pina-blotter? Bakit hindi, may ano ba ito, record sa PDEA para ma, ayan, anda ka naman yata ngayon yes, na magpa-blood yes, test. Opo. Kung sakasakali lang. May medical yung mga yan eh. Ngayon, ay hearsay lang naman para sa akin yan. So, hindi ko sa para patulan. Ngayon pa ako, kung talagang gumagamit na, kung pwede mo lang pagtagyan o drug test, siguro so time na yun, nagkaroon siya ng tamang handog. At saka po pwede naman, kung talagang kasama yung mga anak niyan sa video, po pwede naman nilang tanungin kung ako talaga yun sa video. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Richard Corpus. Yeah, magandang hapon po sa atin po lahat. Sir, maitanong ko lang, kasi meron po dito isang nagre-reklamo against po sa isa sa mga police assigned sa inyo on a personal matter tungkol sa pakikipagrelasyon sa kanyang asawa. Ano po ba ang proseso kung sakasakaling merong ganito na mga katibayan at gustong maghain ng, at first of course, it will have to go through due process, sir, no? Ano po ba ang due process sa inyo? Kailangan po natin makausap yung nagre-reklamo na sa ganun ay maimbestigahan natin kung ano yung business ang meron siya
at kung ano pa yung mga pumimar, meron pa siya mga witnesses, so pwede natin ibisigahan. Base sa reklamo, naintindihan po, parang papasok siya sa, since na nagre-reklamo yung asawa ng babae, papasok siya sa adultery. Opo. Na pwede pwede na criminal case. And opo. Then, pwede na, sa admin case naman, pwede siya pumasok sa grave misconduct. Opo. Rodelio, handa ka ba? Okay lang ba sa'yo na makipagkita kay Lieutenant Colonel Richard Corpus? Opo. Okay. Shari, so at least yan, mai, ano natin, mailagay natin sa tamang proseso para mapakita rin kay Lieutenant Colonel Richard Corpus kung ano ang mga katibayan na hawak mo at kung ano talaga ang punot dulo nitong inirereklamo mo. Dahil may allegation ka na hindi mo anak. And as a matter of fact, anak nitong isa sa mga pulis nila, yung batang sinasabi mo. Kaya yun nga po ma'am, gusto ko rin talaga ma-DNA test silang dalawa para mas mabigay yung hinala natin kung totoo talaga. Colonel, sasamahan po siya ng staff ng Wanted sa radyo dyan sa tanggapan ninyo para maproseso po ang kanyang complaint. And then tutulungan din natin siya rin, no? Handa naman yata si Sergeant Joey rin na magpa-DNA test. Willing po ba kayo, Sergeant Pedemonte, na magpa-DNA test po? Yes, okay, sige po. Maraming salamat po. Sir, maitanong ko lang, aware po ba kayo na meron talagang dashcam doon sa bahay? Hindi ko po alam yan, ma'am. Pero ikaw ba yun? Alam po, yun nasa video. Oo. Hindi ko ma'am nakikita, pero siguro naman. So, tama, tama. Bibigyan natin ng pagkakataon, siyempre. Bigyan natin ng pagkakataon. Ay, mas maganda naman, para naman maipag-tangol po rin yung sarili. Kaloka. Parang tadhana, no? Hindi mo naman sinasadya na yung dashcam, hindi mo nga alam na umaandar yun. Opo. Okay, dapat yun, ikakabit mo saan? Sa kotse po. Sa kotse, pero hindi na ikabit. Hindi na po na ikabit. Naging CCTV camera attorney. Naging CCTV sa sala. May pagdududa ka na ba nung panahon na yun? Yun nga po, nung mga panahon na yun, kasi napakilala sa akin to, halos 2017 or mga ganon. Pero, yun nga, nagpaalam siya na kung pwedeng pumasyal sa bahay kahit wala ako. Sabi ko, sa anong purpose? For internet daw. Sabi niya, mahina yung internet sa presinto namin, kaya pag ano. Sabi ko, baka naman iba pa kayo mo kasi wala akong tiwala sa kagaya mong pulis. Pero hindi ka tumitigil sa pagbibigay ng sustento sa opo, mga bata? Opo, ikinat off ko po yung allotment nila ng misis ko at ng mga bata, pero yung kapatid ko na po nagpapadala through GCash sa kanila. Okay. So, yung bahay at sasakyan na hindi niya binabayaran. Anako. Which is nasa kanya yung full allotment ko. Okay, so siguro ito, Shari, ibang usapan na naman ito. Ibang, pero unahin muna natin ito. And then, dahil puro minor de edad pa, yung ating municipal or city social welfare development office ay kailangan mamagitan na rin dito sa sitwasyon na ito. Para masiguro natin na yung kapakanan naman ng mga bata ay mapangalagaan. Hindi na po sumasagot sa atin si Ma'am Catherine. Pero sir, kung nakikinig po yung misis po ninyo, may mensahe po kayo sa misis po ninyo ngayon? Ayun lang. Ay, sa ilang beses kitang pinagbigyan na inulit-ulit mo, so ngayon, wala na. Tapos na lahat. Ilang beses mo na bang nahuli? Nahuli po ng mga kapatid ko yan one time, pero yun nga, mas pinanigan ko yung paliwanag niya kaysa sa mga kapatid ko. Nahuli, ibig sabihin may pruweba rin sila? Opo, sa yung parehong tao? Hindi po, ibang tao ibang naman. Ibang lalaki naman ito? Opo. Ay, Sus Mariosep naman, Catherine. Okay, buti hindi nasira ang relasyon mo sa mga kapatid mo dahil sa sitwasyon na yun. Ayun nga po, inaano rin ng mga kapatid ko na parang gusto nila matuklasan ko yung ako mismo. Ayun. Masakit man. To see pero, is to believe. Oo, kuminsan kasi ganyan talaga. Sa kagustuhan natin, nabuo pa rin ang pamilya natin. Para sa mga bata. At saka, ako para sa akin, tama naman. Nabigyan mo ng pagkakataon ng misis mo. No? Mahirap yung maniwala ka agad sa mga salita. O kahit na kuminsan, Shari, kahit na medyo matatag yung matibay yung ebidensya, mahirap pa rin eh. Hanggang sa yung ikaw na talaga. Apo. Colonel Corpus. Yes po, ma'am. Colonel, ipatawag po natin ito sa tanggapan po ninyo si Police Staff Sergeant Joey Pedemonte. Ipatawag lang po natin para makuha din ang kanyang panig. Sasamahan din po ng aming staff si Sir Rodelio. Since ito po ay tao nyo din po, Colonel Corpus, baka may maibigay tayo na sanction dahil nga po sa ginawa nila ng misis po ni Sir Rodelio. Opo. Kung kaya po na maisuspende muna po para ongoing din po yung pag-uusap at yung investigation, mas maganda po siguro, Colonel Corpus. Dahil hindi po maganda yon at lalo na po sa harap po ng mga bata, ay ganun po ang inaasta po nila, Colonel.
Yes po, ma'am. Hintayin po namin kayo rito sa tagapan ng pulisya para sa ganun ay maproseso natin kung ano yung tagapan dapat ang mag-handle nung criminal case. Alalayan na lang po natin yung ano. Salamat yung, po. Yung kapatid ko play natin po. Yung admin case naman po, pwede po natin i-address sa ating provincial office. Pwede po sa Internal Affairs Service. Yun po. Okay po. Maraming salamat po, Colonel Richard Corpus, ang ating OIC at Chief of Police po sa Kawit, Cavite PNP. Maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo. Apo po. Salamat po. Rodelio, may mga anak ka pa. May tatlo kang anak. No? Apo. Kung ano't ano man, baka apat. Hindi natin sigurado. Mm-hmm. Pero may kinabukasan sila na dapat nating pangalagaan. Yun naman yes, dapat. Yes, ma'am. Alam ko naman po yun, ma'am. Dinudurog na nga yung puso ko. Eh. Kaya lang, kailangan kong tibayan. Eh. Kailangan so, mong manindigan rin. Apo. Naman. Kaya yun, eh, hindi rin na-tays ng kapatid ko. Nagpapadala na yung hindi ko alam sa GCAS. Which is ito po nung umuwi ako, sinabi rin niya sa akin. Sir, nakausap niyo po pala yung mga anak niyo po patungkol hindi po dito? Hindi pa po. Ano, bago po ako umalis. May pero wala po. Pong nagsasalita kahit isa sa kanila eh. Lahat po hindi umiimik eh. Kaya halata po na tinakot. So, samahan na lang natin. Apo. Sige sir, ganun po ang gagawin natin. And papaasikaso po natin yung pansamantala na ipasuspindi muna po no, si Sergeant Pedimonte habang ito po ay imbestigahan natin. Sabi nga po ni Colonel Corpus, sasampahan po natin ang kasong kriminal. Yung administrative case po ay iaakit na po natin sa Provincial Director po ng Cavite. Apo, ma'am. Apo, ha? Maraming salamat po sir. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio sir. Magandang hapon po. Salamat po ma'am, attorney. Tatagal salamat niyo lang po yung loob niyo sir at may mga anak pa po kayo, sir.